Good morning, good morning, good morning. This is Double P. Magandang umaga po sa inyong lahat at panibagong araw na naman ng ating tatalakaying mga topics na aming share sa inyo, mga kaibigan. At talagang wow, it's a beautiful day. Medyo rainy, kaya lang still beautiful. Every day is beautiful as long as gumising ka at hindi yung parang natulog ka na lang ng dire-diretso. Medyo delikado yan. Kaya nga, it's a beautiful day, mga kaibigan. So, magkakasama tayo sa mga susunod na mga oras, no? And some topics. And sa mga plantitos at saka mga plantitas dyan na mga nauuso ngayon. Dahil the love for plants, whatever it is, we will be having a guest later on. No, Armando Giron, mga kaibigan, he's really an expert pagdating dito. Wala pa yung mga plantitos, plantitas na yan. Plantito na ito ever since pa lang during the 90s, mga kaibigan, at patuloy siya. No? Authority po when it comes to plants. And we will also, yeah, that's it. And we will also be having discussions on West Philippine Sea. No matter what you call it, South China Sea, West Philippine Sea, or whatever you name you wanna call it. Pero ang labas pa rin nun, dagat, karagatan dito sa may West Philippine Sea, no? Na pag-uusapan natin dahil ito talagang isang topic na medyo umiinit ang sitwasyon. Maraming mga, kumbaga, talagang kiskisa na nangyayari dito sa teritoryong ito at napaka pwedeng maging mitsa ng kung ano man ang mangyayari na wag naman sana. Of course, hindi tayo magpapatuloy sa ating programang Double P without my lovely co-host, Shane Tolentino. Good morning to you! Yes, sir! Good morning, Pilipinas! Good morning to you all sa Double P. At sa lako ng nanonood sa atin ngayong araw ng Biyernes. Live po rin po tayo dito sa programang Double P. Version 2.0 at kasama pa rin po ako ng ating boses ng katotohanan, Double P, Shane Tolentino. At Double P, kumusta ka dyan? Oh yeah, I'm okay. I'm feeling young, Shane. Yun naman talaga dapat. Dapat yun ang nagiging feeling natin. Pero syempre tama ka nga dyan, Double P. Dahil sabi nga natin, dapat nga ipagpasalamat yung ano natin, yung pagising pa lang sa umaga. Lahat yan, it's a blessing talaga na ating natatanggap sa ating mahal na Panginoon, Double P. That's right. Kasi kapag hindi ka gumising sa umaga, eh paano yun? Yan nga, Double P. Minsan nga, Double P. Ako natatakot na rin. Pero siyempre, mahirap din yun pag hindi ka nagising, Double P, sa umaga. Siyempre, wala na. Katapos na ng buhay mo na yun. Hindi ka nagising. Pero ano, Double P, tayo. Yan, dapat natin pagpasalamat din. Yeah, you thank the Lord, mga kaibigan, that you woke up today to glimpse or see the new day ahead of you. And it's very beautiful, mga kaibigan, ang ating mundo, in spite of the pandemic, in spite of the pollution, na bumabalik na naman because yung mga tao, Shane, nag-umpisa na naman lumabas. Labas na, oh ito boy. Ito na naman, di ba? Susunog ang San Francisco, and then Seattle, may sunog din. Ang uso, kalat-kalat na. I mean, you know. Dapat pagkapupunta ko dito sa Cabanatuan City, ah, wala akong ano din, ah, yung traffic kahit saan daw po, marami na rin mga nagsisilabas sa mga sasakyan din. Siyempre, balik labas kasi kailangan maghanap buhay. Kahit yes. Medyo may virus dito, virus doon, wala kang magagawa, talagang hanap buhay. Kailangan mo kumita, kailangan mo kumain, kailangan pakainin ng pamilya, kailangan mag-aral, kailangan bumili ng pagkain, kailangan ng gamot, kailangan ng napakaraming bagay. Pag hindi ka maghanap buhay, ay anong mangyayari? Buti sana kung pinamana kang mayaman, di ba? Totoo yun daw po. Sabi nga nila, baka daw hindi sila mamatay dahil sa COVID. Mamamatay sila dahil sa gutom. Maraming nagsasabi niyan. Magtatrabaho. Hindi ka nga namatay sa COVID, namatay ka naman sa gutom, di ba? Oh. Yun nga, Double P. Kaya, walang choice kundi magbanat ng buto. Yeah, diba, that's Double right. P? Oh, well, Shane, let's greet some people na ano natin, lalo na yung mga top fans natin. Shane, why don't you start off with our top fans? Yes, sir! Anyway, maraming salamat po sa pagsuporta dahil kayo po ang aming top fans for this week.
Derrick Angel. Ayan, congratulations po. So, salamat for 2 months sa Lagang Double P. Sinusubaybayan niya ang ating programa, ang ating Double P Philippine Show Facebook page. And also, kasama rin po niya na staff fans, si Joy Lynn Reyes. Congratulations po, Ma'am Joy. Ayan, ang cutie ng iyong anak. At syempre, congratulations also kay Edgy Cruz as our one of the top one for this week. Edgy Cruz. And also, Leonardo Corvera II. Ayan, ang ating top ones din po. And also, nariyan din ang ating top one, si Teresa Valerio. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aming mga Facebook page at ating programa. And Rowena Pangilinan, ayan, congratulations. Teresa Codilla, congratulations also. And Jane Gabriel Rivera. Ayan po ang ating mga top ones sa ating TV48. And also, Jeffrey Maniego. Jeffrey Maniego at Johnny Jane Matienzo. Yan ang ating mga top ones para sa ating Double P. And of course, sa TV48, maraming salamat po sa inyo. At patuloy lang po kayong sumuporta. At dahil nga po kami po ay palagi ang maglalabas po ng makatotohanang balita po para sa inyo. Anyway, Double P! Yeah, yung mga top fans natin, congratulations sa inyo. Thank you for your support, mga kaibigan, sa atin, no, dito sa programang Double P, which I think sana magustuhan ninyo. And I'd also like to greet some people, no, Shane, if I may be permitted to greet. Jeff Castro, hello to you, no, at talagang, well, good morning, and thank you for supporting us. And then si Michael Bardulias, mga kaibigan, no? Magandang umaga sa iyo. Siyempre kasama ang kanyang nanay niya, si Norma Bardulias, mga kaibigan, no? At hindi kami makakuha ng picture niya. I don't think she has a Facebook account, mga kaibigan. You have also May Bardulias Escaner. Yan. Yan si May. Hello to you, May Bardulias. Thank you for your support, Escaner, mga kaibigan. And I'd like to greet Yami Marshall Pedregal. She's watching also. Hello to you, Yami. And yung anak nila ay, sorry, ay, hindi ko maalala yung anak. And hello to your husband, Philip, mga kaibigan. At talagang, wow, you have a nice baby there, mga kaibigan, bouncing baby. And also, I'd like to greet a friend of ours na finiture is Cypher Zone Castillo. Mga kaibigan, hello to you, Cypher. No, that's not Cypher. Cypher Zone Castillo, mga kaibigan, magandang umaga sa'yo. That's him. Si Cypher Zone, and belated happy birthday to you, Cypher. At may you get well soon, no? At saka sana maging maayos na lahat, Cypher, to you. Also, we have a happy birthday, 18th birthday. Nako, wow! One more time, happy birthday, Jeroma. Jeroma Francine Azarcon, happy birthday to you. One more time. Yes, 18th birthday, debut on... Dibong-dibo, mga kaibigan, and you know, that's memorable yan, lagi, always, even at this time of the COVID-19 pandemic, Shane, talagang kahit, you know, kahit COVID-19, kailangan pa rin bumati, mag-birthday ka pa rin, pero yung mga, yes, dibong gatherings, mukhang iniiwasan ngayon, ano? Yes, pero Double P ang kainaman ngayon, Double P. Sobrang tipid sa panahon ngayon. Bakit, Double P? Dahil yung iba po, yung, lalo na sa mga nagdedebo po ngayon, ang gusto na lang nila ay ano, simpleng celebration, magpa-photo ops na lang sila. Oh, and then minsan pinapipili sila, cash ba o maghahanda ba or what. Mas pinipili po ng ating mga debutant ngayon at Double P, cash ako. Yeah, better pa, mag-cash ka na lang kasi wala rin naman, ano. I'd like to greet also to the sister of Shane,
yung sister ni Janina. Happy birthday to you. Yes po, siya po yun, si G. Warman. Yan yun, oh, sister ni Janina yun. Janina, at saka, nice choice. Cash, di ba? Oo naman. Umutang ako sa kanila. Ha? Pwede na umutang. Kapatid ni Janina. Ayun, mga kaibigan. And by the way, I'd like to greet Riza May Barrientos. Riza May Barrientos, hello to you. Maraming salamat sa iyo sa pagsuporta mo sa TV Double P, mga kaibigan. And many thanks also Riza Barrientos sa iyong pinadalang pansit. Pansit. Ayan, nakikita mo. Pinadala niya yan at kumain kami at kumain ka rin, Shane, di ba? Ang sarap daw, Bobby. Lalo na yung puto. Kaya nga gusto ko matanong kay Ma'am Riza kung saan niya in-order yan o sila ba yung mismo may gawa niyan. Dahil talaga yung puto, ang puto pao na may yung itlog na pula sa ibabaw. Ang sarap. Iba yung lasa doon sa mga puto. Yung puto pao na natikman ko, Bobby. And also yung pansit. Alright. Yan na nga. Kay Riza. Ang sarap. Masarap yung pansit, no? And then, probably, maka-order tayo ulit kung saan man lang ang galing. Hindi ko kasi alam kung saan ang galing. And I'd like to greet my friend who's watching right now from whatever part of the world. Kung saan ka man lang nandoon sa mundong ito, I'd like to greet Michael Gary Bueno. Alright? One of those pictures that I have from him from quite some time ago. So, yan. Yan lang from the Facebook. Mga kaibigan, hello to you. He's a 747-400 pilot, mga kaibigan, freighter, wow, fly boy, man. Just lipad ka lang ng lipad all over the world. At medyo hindi yata naapektuhan yun sa kanya kasi syempre yung mga goods, tuloy pa rin yung traveling from here and there sa world neto. So we got this from Facebook, mga kaibigan, yung picture ni Michael Gary in one of his flights from long time ago. So at least, yan siya. He's a former fighter pilot of the Philippine Air Force, mga kaibigan. No? So just like yung father niya, na ninong ko sa Binyag, mga kaibigan, General Ernesto Bueno. You know, he's my ninong. He's one of the top fighter pilots, kasabay rin yung father ko sa Philippine Air Force. Yan. Kaya nga, those were the glory days, Shane. Alam mo, yung during their days, if we can during their days the strength of the Philippine Air Force, that's my father no at that time. So anyway, West Philippine Sea, that's what we're going to talk about now, mga kaibigan. So can you please lower down the volume na of the sounds? Philippine Sea dito, malaking issue na, no? Malaking issue na yung issue ng West Philippine Sea, Shane. Kasi talagang naging naging... Kumbaga tension, tension talaga, Dobo P, tumataas at tumataas din, Dobo P. Pwede yung maging igniter, mm-mm, tawag niya, mitsa, no? And unfortunately, marami pa rin sa atin hindi nauunawaan kung ano talaga ang issue dyan. South China Sea nga ba yan? West Philippine Sea? I mean, kahit anong tawag mo dyan, karagatan. Dagat, okay? Pa rin yun. Dagat yan. Okay. Yes, Double P. Marahil nga po, Double P, ang ilan po, lalo na yung mga teenagers natin na hindi rin po alam yung issue na to. Kasi pinag-aagawan na maraming bansa rin, Double P. And eto yun, China and then yung Pilipinas. Saan nga ba? Kanino nga ba dapat? O yung sino nga ba yung nagmamay-ari nitong West Philippines o yung South China Sea na tinatawag WP? Oh, by the way, ano ba yung naging punot dulo ng lahat na sa WP? Ayan na nga, pag-uusapan natin. But before that, there is also a friend of mine na nagpadala ng mga pictures from up in the air. This is how makikita mo yung up in the air, while flying. Makikita mo, mga kaibigan, this is the world from his office. Wow! His office, no? Siyempre, when he's flying. Yan yan. So, marami tayong mga pilot friends, mga kaibigan. This was just taken recently, a while ago, na yung picture, how it looks like in the morning when they're flying,
This is in some portion of the world, somewhere going towards the United States, mga kaibigan. At makikita mo yung mga pictures na, wow, you know, it's really different, no? Pag ang opisina mo, shame. Nakaka-relax yung ganyan, Double P. Yung parang bang pagka na-i-stress ka na sa trabaho, tumingin ka lang dyan, eh wala na, ipagod mo. Oh, parang yeah, ang ganda ng mundo para i-stressin mo lang yung buhay mo. Ganun, oh, Double P. Wow. Para sa akin, ha. Thank you to you, my friend. Kasi, ano, na hindi nagpapa-identify na lang. He's also a pilot. And, you know, many people envy yung mga ganon, no? Because, actually, ang ganda, Shane, di ba? Basta, yes, oo naman, Double P. Napawaw nga ako noong unang picture pa lang, Double P. Oo, basta wag lang magloko yung aeroplano mo. Yan lang, Double P. Kumbaga, nasa area, yung mga pilot natin. Meron ako isang pilot friend na nanonood, si Michael, si Jetong. Hello po, Sir Michael. Good morning. Jetong, yeah. We will have him also as guest here, no? On his off time, para he can share with us kung paano yung mga tinatawag na experience that he has in flying, you know. Ano yan? Maganda ngayon sa kanya kasi yung cargo from all over the world, hindi tumitigil yan. Tuloy-tuloy ang mga import-export ng cargo, transferring from point A to point B, lipat from point B to point C. Ang dami. Ang naapektuhan yung mga passenger flights. So yung mga piloto ng passenger flights, they're quite affected ngayon. Even the flight attendants, even the crew, even the mechanics sa ground. Ang daming compliment yan eh. Meron din tayong mga kakilala dyan, Double P, na talagang nag-stop sa ngayon dahil wala nga mga biyahe. Oh. Yung iba, mga nagsisimula pala, yung nagtatraining pala, nakatatapos na ng training and then inaasahan na makakalipad. Ang mahal-mahal pa naman mag-train. Millions and millions, yes, of pesos para mag-train. Diba? So, anyway, my friend now, he's watching right now, si Jetong, hello to you, sir. And talagang ano, sir, mas matanda ako sa akin eh. Totoo ba? Totoo ka ba yun? Isipin mo, magsi-60 na ako. But he's a good pilot. His father, yes, is Double P. Birth month mo ngayon, ha? Oh, yeah. It's my birth month. Marami nga, may mga nag-greet nga sa akin eh. Mali itong, I think it was Viber na nagkamali or something. I don't know. Yeah. Basta may nag-greet. So, kinorek ko na lang. Sabi ko hindi ko pa birthday, pero thanks na rin, just the same, no? Dahil ang birthday ko also is within the month of October. Regalo ko, yeah, Shane, ha? Ano po ba gusto niya, Double P? Ay, di, alam mo na kung ano gusto niya, Double P. Ano? Bubulong ko na lang po sa inyo mamaya. Talaga, okay. Ayan, okay, so, magtatanong tayo kay Ma'am Star. Good morning po, Ma'am Star. Okay, Star, good morning to you and my daughter Paula also watching, Via and Charles. At saka si Cynthia. And also your apos. Mga apos ko, Bover and Paulo. At saka yung mga kasama natin sa bahay, katulad ni Grace, Cynthia, yung mga yan, Chantel. So, anyway, yun na nga. So, going back, no, you see Philippine Sea, West. Kaya tinawag na West Philippine Sea, dagat sa west ng Philippines. So, West Philippine Sea. Tapos, yung dagat naman sa China, is south ng China. So, South China Sea. Kung sa Vietnam naman, siguro East Vietnamese Sea. Mga ganon. Siyempre, kanya-kanyang ano. But however, ano nga ba, Shane, ang situation neto? Kasi kung titignan mo, maraming taong pa rin din na kaunawa. Ano nga ba? Sino-sino nga ba ang mga claimants? Huwag natin muna pag-usapan yung mga issue ng mga magbabakbakan, yung mga yan, no? Pero ngayon pa lang, nagpapadala na ng mga barko. Marami na mga battleships, mga frigates na pinadadala sa lugar ng West Philippine Sea na nagpo-position doon dahil yung mga Chinese, they're building military bases sa mga ginagawa nila, yung lupa, tinatambakan nila yung bawat lugar, pag ginagawa nila ng runway, may mga... Kaya nga, Double P, yung mga nasa, yung malapit dyan, talagang ang taas ng tension, talagang natatakot sila, hindi na sila nakakapunta sa loob na yun, na dati ay malayang-malaya sila. So, affected din yung affected. Kabuhayan, of course.
Yeah, yung mga fishermen, no? Especially in some areas like Scarborough Shoal. Anyway, yung mga barkong mga pinadadala, barko na mga iba-iba, mga iba't ibang mga yan, katulad ng mga barkong mga missile frigates, ang dami. Radar ships, monitoring, US, nagpapadala na, and they're stationed there. As a matter of fact, even mamaya, yung mga yan, itong mga ito, mga classified ships yan, hindi mo maintindihan kung anong purpose. But these are all ships for war. Kung sakaling magkagera, they will hit. And makikita mo yung strike force nila, even aircraft carriers. So they keep on padala ng padala. And they always operate na ngayon in South China Sea. No? So anyway, it's a show of force. In Chinese, like dito mga pinadadala ng Amerika dyan, ng mga barko, they're all there already, and papalit-palit yan. Isipin mo, months and months and months and it, nandoon sila, nag-ooperate. Yung mga Chinese naman, nandoon sa mga iba't ibang islands na tinatawag nilang kanila raw. Inangkin na nila, Double P. Hindi ako agree doon. Walang may-ari ng dagat, di ba? Ibig sabihin, yung iba, reef lang, hindi nga lumilito, tinambakan lang nila. Kaya nga, yan ang issue dyan. So ngayon, itong mga nangyayari na ito, talagang saan aabot? Parang pwedeng maging minsa. As a matter of fact, one time, there were times also na nagbakbakan na rin. No? Anyway, let's go back to basics. Basics of ano nga ba ang issue? Okay, ang karagatan na tinatawag ng INSEC, South China Sea, na tinatawag naman ng Pinoy, West Philippine Sea. Yan, located siya in the area west of Philippines and south of China. Ang sabi ng Chinese, na katakataka, di ba, nag-umpisa sila na biglang sumulpot yung 9-9 line. Let's put this in big screen. Ayan, makikita mo. The 9-9 line, no, na kulay pula na nakikita nyo po kasalukuyan ngayon, yan po ay ang claim ng China. At makikita mo talagang noong taong 1947, inilabas nila yung 9-line base sa mapang inilabas nila nung Kumintang government, Kumintang tawag nila doon, na gobyerno nila noong taong 1947. Ngunit walang exact location nakalagay dito. Akin, in short, pinauso nila. Pwede pala 'yon. Pwede. Ngayon, marami na silang missile diyan, marami na mga ano, kaya makikita ninyo, let's put it back again on large screen. Makikita ninyo yan, 9-line, yung buong pula na yan. Yung dun sa pinakaitaas, makikita nyo, from Taiwan all the way to the bottom, which is already part of Indonesia. Ngayon, yan ang disputed seas. Sabi ng China, amin to! Akin to! Diba? Wala kayong pakialam dito, ha, Shane, sabi ng China, ha? Wala kayong pakialam dito, basta kami ang may-ari nito. So ang ginawa nila, nagtayo sila ng mga military bases nila. Meron silang mga runway na ngayon na nakalagay doon at saka kung ano-ano. Ngayon, sabi ng Estados Unidos doon sa 9-line na kiniklaim na sakop daw ng bansang China, sabi ng to hell with you, sabi ng US. Walang may-ari ng karagatan na yan. Kahit naman ang Pilipinas, kahit ang Vietnam o kahit anong mga lugar, hindi naman nagki-claim na territory, but it is within the economic zone, 'di ba, Shane? Because of UNCLOS. Alam mo 'yung UNCLOS, Shane, 'di ba? Yes, ito 'yung United Nations Convention for the Law of the Sea, 'yung UNCLOS, double. Yes, that's right. Ang UNCLOS, no, 'yan ang mga nagga-guide sa mga isla-isla. Let's say for example, archipelago, no? Yung mga nag-meeting yan, yung United Nations Convention on the Law of the Seas, dyan in-establish ang mga eksklusibong economic zone. In short,
pwedeng pagkitaan ng bansa. Katulad ng Pilipinas, may exclusive economic zone yan. At hindi siya mag-extend ng 200 yan. Pinakita na kagad. Yan, yan. Makikita mo. Yan ang claim ng Pilipinas. No? At yung 9-dash line na sinasabi ng INCHIC, yan ang claim ng Philippines naman. I-zoom in natin ng konti para makita natin yung claim ng Philippines. Yan. Now, the Philippines, yan ang claim niya base doon sa archipelagic doctrine na naayos doon sa UNCLOS na Convention of the Law of the Sea. No, let's go back to the Zoom first. I'm explaining it. So, ngayon, yan, yung portion na yan, yan ang disputed ngayon ng China. Ay, hindi pwede, amin to eh. Sabi ng Pilipinas, hindi ah, amin to. Under, may pinuturo tayo. Sabi sa UNCLOS, sa Convention of the Seas, itong archipelagic doctrine signed by all countries at ito ang recognized. Sabi ng China, hindi, may 9-dash line. Ha? 9-dash line saan? Saan? Ito yun, oh. Ay, saan basihan yan? Wala. Ang Pilipinas may basihan talaga sa mga claim dyan dahil meron na talagang mga tao noon na occupied dyan ng Pilipinas. Kaya ang ginawa ng Pilipinas, dinala yan, Shane, sa Hague para kasuhan ang China. Kapag-desisyon. Oh. Hindi, huwag muna tayo tumalan doon. Kaya nga, dinala yan doon sa Hague para ikasuhan ang China at paglabanan sa legal na pamamaraan. Yan, legal na pamamaraan na yan at doon papakinggan ang paglilitis para ma-resolve ang diferensya ng mga claimants. Diba? Siyempre, at doon pinakinggan at yan. Sinasabi mo nga sa arbitration court na yan, nanalo ang Republika ng Pilipinas. Pero siyempre, hindi pa nai-implement, pero may pinanghahawakan na ang Pilipinas na papel, na desisyon ng international body na tinatawag na Court of Arbitration sa Hague na dinesisyonan talaga na sa Pilipinas ito ang exclusive economic zone. Yan yon. Pero Double P, hanggang okay, ngayon yeah, hindi pa nai-implement. Pero ito pa yung napag-desisyonan doon sa The Hague's Double P is 2016 pa. Pero hanggang ngayon, wala pa rin final. Wala pa, hindi pa nai-implement. Implementation. The final na yung decision. Kaya lang, hindi nai-implement. Kasi, okay. Nagmamatigas ang China eh. Sinasabi nila, hindi namin yun. Susundin yon. Yan na ngayon, dyan dumadating minsan ang problema. Sabi kasi na US, ano hindi mo susundin? Yeah. Ano ba? Sira ka ba? Eh, dinesisyonan na ito dito, ganyan. So, yan. Diyan nag-uumpisa minsan ang hindi natin gusto mangyari. So, kaya nga medyo delicate ang paghandling ng diplomacy nito. Kapitbahay natin ang China eh. Ang tanong dyan, pag nagbakbakan, ang US ba poprotekta sa atin ng todo? Ayan. May mga panic nagsasabi, hindi tayo tutulungan niya. May mga panic naman nagsasabi, tutulungan tayo niyan. Meron naman mga iba nagsasabi, bakit tayo kumakampi sa China? Meron naman mga nagsasabi, dapat huwag tayo kumampi sa China. Eh, yung US naman daw, loko-loko rin yan eh, katulad ng ganito kasi ganyan. So, marami na mga debate nangyayari. Ano ba talaga ang maganda para sa ating republika? So, para maunawaan nyo, yan ang pinag-aawayan na nakikita ninyo. Yang area na yan. At dyan sa area na yan, lumalaglag ang isang lugar din na malapit sa atin, sa Luzon, lalong-lalo na sa parting iba, Zambales, na tinatawag na Scarborough Shoal. I-zoom in natin. Yan. Makikita mo ang Scarborough Shoal, yan ay pinaglalabanan ngayon dahil yung mga INCHIC pinagbabawal ang mga Pinoy na mag-fishing dyan. Eh, napakatagal na. Wala pa nga mga 9-dash line na kalokohan na yan na sinasabi ng mga Chinese. But yet, ha, nag-fish na dyan yung mga tao, especially coming from Zambales, the fishermen of Zambales, dyan sila pumupunta. Ngayon,
puro patrol boats at saka mga ships ng China at sinasabi nila kami ang may-ari nito. Tanong, Mr. Philippines, anong gagawin mo? Sabi noon, di ba, naging away to politika. Pupunta ako dyan, naka jet ski. Ha? Meron naman mga iba sinasabi, pupunta raw siya, magtatanim raw siya ng bandera doon. Di ba? Lahat yun, magagandang simbolo. No? Ang presidente natin nagsabi, because gusto niya ipaglaban Scarborough Shoal. Pero, tandaan ninyo, the third most powerful country militarily in the world is China. Yes. Ikatlo. Yan, sa most powerful country in the world. Ang Pilipinas yata, nasa may bandang number 48 tayo. 48, double C. Ba, subukan nila, pumunta dito. Di ba, pag nag-aaway, titiradurin ko sila lahat. Baka may mga kasangkapan natin sa bahay. Marami rin tayong armas dito. Meron tayong, ano yun? Sumpit? Masakit yung double C. Natamaan ka na ba? Oo. Elementary pala ako, ang dami ko ng tama sa sumpit. Oh, tapos buti na lang sumpit ang tumatama. Eh, wag nang paltik kasi medyo, yung paltik medyo baril na mga, ano pa, sumpak. Ano pa ba yung mga ibang mga make ng mga Pilipinas? Sa Danau, minsan marami yung ang gumagawa. Yung pellet gun, double P, yun yung pinangbabala dun. Ang pinakikita ko lang, Shane, ano laban natin in a military conflict, hindi natin kaya ang China. Una, ang dami nilang tao, billion. Tayo, 112 million. Tapos, wow, may aircraft carrier sila, meron sila lahat na, meron na. No? So anyway, in the Philippines, yung Scarborough Shoal, yan yung aircraft carrier ng mga Chinese. Makikita mo, yan. They have their aircraft carrier already. Aside from dun sa mga islang, ginawa nilang may mga missiles, may, you don't know, baka may mga interballistic missiles pa sila doon. Meron pa silang aircraft carrier. Ang sa US naman, nagpadala ng 3 aircraft carrier. Ang US, dyan. That's the Reagan, Nimitz, and the other one is Theodore Roosevelt. Nandyan sila lahat ngayon. Now, syempre, ang capability niyan, alam natin may mga aeroplano, pero may mga nuclear capability rin yan. Sigurado ako, may tsaka mga iba pang mga secret weapons na hindi pa nila ine-expose. Alam mo naman, Shane, pagdating sa gera, taguan ng katulad ni Hitler. Hindi alam, meron pala silang mga missiles na pwedeng lumipad hanggang sa England. You know, these are secrets na meron. So we don't know. Tayo, anong laban natin? Eh di, manirador. Diba? Ayun ang gawin na. Baka kapagsago pa kaya tayo pag nangyari yung double P sa ilalim ng mga sa kama or what. Baka mamaya pasabugin na lang eh, no? Ayun na nga. Pero I remember the days. Ano mo, dati ang Philippines during the 50s was a superpower in Asia. Ayan yung kapanahunan ng tatay ko as a young fighter pilot. Bata pa siya noon. Batang-bata, gano'n. Pero kahawig mo yung dad mo, no, sir? Well, kayong mga kapagsabi, siguro. Pero, ayan, yung dad ko. You know, yes. There is another island in the Philippines na inoccupy natin noon pa. Panahon pa ni President Ferdinand Edralin Marcos. Mga kaibigan, and it's called Spratly Islands. Hindi yan malayo from Puerto Princesa. Pakita natin ang Spratly Islands yan. Yan ang picture. You see, nakita niyo yung runway na mahaba. Kasama ang father ko sa paggawa niya noong time ng Air Force Chief na si General Rancudo, si Norderan ni Marcos, na gawin ang runway sa Spratly. So, lumilipad sila doon, gamit lang nila yung aeroplanong lumalanding sa tubig, tapos nag-umpisa sila gumawa ng runway. Ngayon, mas na-develop pa yung runway, pero yung nakita, yan, that's Spratly Island. May community na dyan. May barangay, may mga ano na, ibig sabihin, kapitan, may ganito, bumoboto yung mga tao dyan. Ibig sabihin, inhabited by the Filipinos. Diba? So it's part of the Republic
of the Philippines. Sabi ng China, hindi, amin yan. Hindi kayo naniniwala. Paano ka maniniwala? Yan o, nakikita nyo yung mapa. Sige, i-zoom out natin para makita nyo muna yung buong. Zoom out natin muna para makita ninyo yung kabuuan. Okay, hold. Hold. Stop. Yung Philippines nasa right side. Yan yung buong bansa. Yung pinakamalapit sa Spratly ay Palawan. Pero nakikita mo yung kulay pula na linya? Yan ang sinasabi ng China. Amin yan! Hindi inyo yan. Ha? I mean, maniwala ka ba dyan? Tignan nyo ha. Zoom tayo ng konti sa Palawan. Palawan, zoom. Yan. Okay, stop. Yan. Yan ang Palawan. Yun yung linya ng China na sinasabi niya kanila. Ngayon, pumunta tayo sa Spratly. Oh, tignan niyo yung Spratly kung nasaan. Makikita nyo. Napin natin dyan sa map na yan. Nandiyan dyan lang yung Spratly. Makikita mo. Yan. Kita mo, umusog na ganon. Yan ang Spratly. Yan. Ang Spratly Islands. Puro Pinoy dyan. Meron tayong Marines na nandiyan dyan. Lumilipad din yung aeroplano ng Philippine Air Force. Naglalanding yan to give supplies and all of that. May mga mangingisda tayo dyan. In short, para kang pumunta sa isang barangay. O kaya tatlo na yata yung barangay dyan. Para ka lang pumunta dyan, Shane, sa barangay na yan. Tapos, yan ang pinakamayaman na barangay sa Republika ng Pilipinas. May sariling runway. Ah, kita mo naman. Ah. May sariling runway. Oh. Yan ang barangay na yan. Napakayaman ang barangay na yan. Pero, pwede bang mag-model dyan double P, mag-rampa ka lang ganun? Pwede, pero wala tayong wala kasing commercial flights na lumilipad dyan sa Spratly na yan. So, you see, the island is very close to Palawan. Kung may measure mo yung distance ng island na yan, dyan sa Puerto Princesa, eh, palagay ko magkakaroon lang ng distansya ng around 300 plus kilometers, mga kaibigan, to Puerto Princesa, 336. Nakita nyo yung linya na yan? Ang 336, para kang bumiyahe ng Alabang papuntang Cabanatuan. Mga 200 kilometrahe yan. Tapos dagdagan mo ng pabalik pa, yun lang, ang layo niyan. Ganong kalapit. Yung pulang linya na nakikita ninyo, sabi nila, pang noodles yan. Pag-aari ng China. Dinadaan ko na lang sa tawa, mga kaibigan, kasi nakakainis eh, pag nakikita mo. Well, anyway, gusto ko lang malaman ninyo kung paano yan. So, ayan, kita nyo yung layo, 336 kilometers. Tignan natin yung Scarborough Shoal. Magpuntahan natin Scarborough, zoom out ng konti, aakyat. Yan ang Scarborough. Tignan nyo, zoom in mo. Yan. Scarborough Shoal, that's it. Yan, Scarborough. Kung susukatin natin ang Scarborough papuntang Iba, Zambales, yung layong aabutin niya from Scarborough to Iba, Zambales, is around 233. Yan lang. Mas malapit pa. Para ka lang bumiyahe talaga, rekta, Alabang, Cabanatuan. That's it. Yan lang ang layo niyan. Sabi ng incheck amin yan. Tignan mo yung linya ng pula. Malapit na sa Pilipinas. Bumato ko na lang. Magtirador ka lang. Tatamaan mo na yung kulay pula na yan. Isipin mo. Ganun lang kalapit daw. Oh, sabi ng mga incheck kanila raw yan. O ngayon, para malinaw sa inyo, nakikita ninyo ang tunay na sitwasyon. Kung magsuzoom out tayo, pakita natin yung claim ng China sa Kabuuan. Yan. O yan. Kita ninyo? Kabuuan. Takaw, no? Talagang amin to lahat. Yan, ganun. Kita mo? Hindi kami mabubusok. Kailangan namin lahat ng mga tingga, ng mga oro, langis at isda dito. Alis, alis! Naglagay sila ngayon ng mga fighter aircraft, missile, sa mga maliliit na mga isla na ginagawa nila for the past 20 years. Ganon ang sitwasyon nito. Asan ang claim ng Philippines? Pakita natin ngayon yung claim. Yan ang Philippines. Yan, nasa batas. UNCLOS. Yun doon sa convention na yun, under the archipelagic doctrine. Malinaw, no? So, malinaw na tayo. Yan ang pinag-aaway ng Pilipinas.
Ngunit hindi lang Pilipinas, Shane, ang kasali dyan. Meron pang ibang mga bansa. Unahin natin muna ang Brunei, isang maliit na sultanate, mga kaibigan, sa ilalim ng Pilipinas. Yan. Medyo mag-zoom ka lang ng konti. Yan, konti lang. Makita mo. Oh, okay, yan. Ang kiniklaim nila, yung maliit na parte na yan, sabi ng Brunei, yan ang amen. At makikipag-away rin sila, sabi ng Brunei, kapag pinakailaman mo ito. Eh, kaso umabot yung mga kamay ng mga insik dyan, so sabi nila, kanila rin raw yan. Tapos, alam na natin, ang Brunei, mga kaibigan, kahit maliit, di ba, mayaman naman ang bansa, gawa ng langis. Yan ang mga hilig nila. So, yung claim ng China, mga kaibigan, na talagang simula nung 50s, na biglang sumulpot yan, dati nga 11 dash line yan. Ngayon, naging 9 na lang. Parang galit pa sila dahil nabawasan yung kanilang parte. Eh, dati, ganun pa yan. Eh, kaso binigay kasi ng, mamaya i-explain ko kung bakit lumiit from 11 to 9 dash line. Ha? Yan yung sa Brunei. Another claimant pa, mga kaibigan, aside from Brunei, ay ang Indonesia. Kaya lang, nasasakop ng Indonesia yung Brunei. So, yung unang parte ay between Philippines and Brunei. Yun ang nakikita ninyo. Tanggalin mo muna sana yung nasa baba. Yan. Yan parte na yan. Yan ang claim niya. Kaso, nandoon ang claim ng Brunei, itinuloy ng Indonesia sa parting ilalim din. Katulad neto ngayon na ipapakita. So, yan. Bumabangga din sa Indonesia yung claim nila under the archipelagic doctrine, sa UNCLOS, may pinagbabasihan na batas yan. Ang China, walang pinagbabasihan na batas. No? Yung sabi nga ng China, kiniklaim namin yan. Eh. Nasaan ang preba nyo? We do not have it. Yun. Ganun lang kasimple. Eh, ang tawag doon, mga kaibigan, bully. Ay nako, talaga. Yung meron din silang pag-iinit dyan, nagkakainitan tungkol sa fishing, nagkabanggaan na rin ng konti. So anyway, yan ang sitwasyon. So you have Philippines, Indonesia, no, ng mga ibang claimants, and ang Brunei. Ngayon, pinalapad na naman natin uli. At dito, meron pa isang bansa, although maliit lang, pero sa pool din, Malaysia. Ang Malaysia, mga kaibigan, may isang portion, kung i-zoomin natin doon sa 9 dash line, yan ang pinag-iinitan nilang lugar kung saan nagkakasapaw ang claim ng mga Incik at ng Malaysia. Yung Malaysia din, under sa batas ng archipelagic doctrine ng UNCLOS, yan kasali yan. Ang basihan ng China, wala. Basta yun lang ang gusto namin. Claim namin yan, amin yan. Inadaan ko na lang sa tawa kasi mga kaibigan, malaking kalaban ng China. Medyo baka maupakan tayo ng hindi ano. So anyway, pagpapatuloy pa natin, zoom out tayo ulit. So makikita na ninyo, yan, Pilipinas, Indonesia, Brunei, at Malaysia. At meron pang isang bansa at ito, nagkabakbakan na rin sila, no? Ay ang Vietnam. Ito ang claim ng Vietnam. Yun. Nadali mo. O di away sila ng China. Ba, ano ka, loko-loko ka, akin to. Pati yung Paracel Islands na nakikita ninyo. Ay, yan Vietnam. Ang Paracel yun, nandun sa may itaas niya. Pinag-aawayan yan. Nagkakabakbakan sila dyan. So anyway, yan ang claim ng Vietnam. At talagang dito, nag-meeting nga lahat itong mga bansa na ito eh. At sinabi nga, gagawin natin itong zone of peace, freedom, friendship, and cooperation. Ay, ang layo ninyo, tungkol doon sa mga claims na nakikita ninyo ngayon, territorial claims ng bawat bansa, ha? Ngunit huwag tayo mag-away. Magsasama tayo dito. Walang problema ang Vietnam, Pilipinas, Brunei, Indonesia at Malaysia. Wala ang problema. Ang problema yung mga Incik. Yung China talaga, namimilit talaga na talagang kanila yan. At siyempre, hindi rin papatalo ang Taiwan na dating parte ng China na tumiwalag
At ito ang claim nila sa itaas. Makikita ninyo, yan ang kulay. Boom! O yan, nagalit yung mainland China. Bah, little brother ka lang. Kami, big brother. Matakaw ka na. Di ba? Oh, matakaw ka na. Ganon. Eh, sabi naman ni little brother, eh, loko-loko ka eh. Eh. Gusto mo, iyo lahat kain. Ay, kami kain dito. Yan yan. If we show the map again, yeah, makikita nyo, this, zoom out and let's see the whole thing. This is the story of the West Philippine Sea. Yung party lang natin. This is the story of the whole sea na kiniklaim ng lahat ng mga yan. These are the ulitin ko. Yellow, Philippines. Green, Indonesia. Tapos yung color na parang purple is also Brunei. Maliit na yan. Indonesia uli. And then another purplish color, Malaysia. And then towards the left, yan, malaki na yan, is Vietnam. And on the top is Taiwan. And finally, People's Republic of China. The big giant. Ngayon, ang tanong ko. Okay. Let's talk about this, right? Ang tanong ko, pwede ba yung pag-aangkin mo yung buong dagat? Yan ang tanong ko. Ituro mo sa akin, sa buong mundo, na merong bansa nagsabi, akin tong karagatan nito. Sige nga, Shane. Mahana eh. De, pero Dobby, sa pag-makikita talaga natin na yung parte na parang meron naman ding tawag dito yung talaga ipinaglalaban ng bawat bansa eh merong dapat parang sa kanila double P eh kasi titingnan sa Pilipinas and then sa Brunei and then sa Indonesia parang mali for me mali hindi parang mali na no yung buong karagatan. Oh nga. So, ngayon, that's the republic na tinatawag nila. Tutukuyin to itong lahat ng territorial claims as the republic. In short, united. Ang problema, ang China, akin lahat to. Yun ang gusto nila. Kaya may problema. Ang United States, Australia, United Kingdom, pumalag. So, lipad sila ng lipad, dumadaan yung mga dagat. Kasi yung mga China, nagpadala ng mga battleships nila o kaya mga frigates kung anong mga iba-ibang mga ships no na pumunta doon at talagang nagpapatrol andun din yung US. Wala kaming pakialam man, this is international waters, anyone is free to cross. So nandoon din yung America. Alam mo, ang inwino-worry ko lang dito sa situation na ito is parang mitsa. Isang bakbakan lang, baka pumutok ng todo to. Di ba? One crazy ship captain might fire one missile against a US, nagsagutan na, nagbanatan, ayan na yan, nagumpisa na. And the Philippines is very near. Gusto kong makita ninyo, malapit tayo. Now, the position of the Philippines is also very hard. Kailangan maging strategic ka. Maraming tao nagsasabi, bakit ganito si President Duterte? Actually, I understand the President. Kasi pag magdidesisyon kayo, kailangan may consider din yung capability ng country mo. Magyayabang ka eh, wala ka naman. Di ba? Mahirap yung parang katingin mo yung malaking, ano yung gusto mo? Yung mga ganito, ganyan. Eh, wala ka naman palang. You know, being the President, very hard yan to make that decision. Kasi marami kang information, Shane, na alam, no, that the President has to consider. Yes, WP. At katulad nga kanina na sinabi mo, pangatlo sa pinakamalakas, most powerful fire ang China. And it's a nuclear capable country, ah. Nuclear capable. Kaya nga WP. So, ang laban nga natin? Siguro 'yun din po yung ikinoconsider ng ating President Duterte na paano pagka nagkabakbakan. Katulad ng sinasabi natin kanina na hindi kaya ng ating bansa WP. Kaya ng US. Kaya ng US. De, kaya nilang magyabang dahil kaya nilang sabayan. Gulf War, it's proven. Afghanistan, World War II. Ang dami ng gerang dinaanan ng US. Pero kaya nila. They have the military might. E tayo. Will the US really protect us? Yan ang mga question. Yan ang big question.
And if you are the president, like President Duterte, he wini-weigh niya ng maigi yan. Kanino ka magsaside? A mistake of decision to be done by him will be his responsibility as president of this republic. Kaya nga, yan ang problema. Kaya nga, gusto namin itakal itong West Philippine Sea, not for the politics of the local politics here, kung hindi, we're talking about the geopolitical situation, geographical political situation ng West Philippine Sea or South China Sea or meron pa silang tawag Nanking Sea o kung anong mga sea. Ano, magsisipaan na nga dyan sa sea na yan eh. Talaga. Talagang ano eh, no? Pinag-aagawan talaga. At tingin ko, ang pinag-aawayan dyan, hindi lang isda. Ang dami-daming isda. Pinag-aawayan dyan. I think the Chinese know that there is large deposits of oil or natural gas. Sa Palawan nga, meron na tayong natural gas that goes all the way to Batangas. Naka-pipe na yan. So, yung interest natin, meron tayong right because of the exclusive economic zone. Yun yun. So, kaya nga sa pagpapaliwanag na yan, at least nakikita ninyo, no, on this, yung mga areas na ito na ano natin, na sa South China Sea, according to the Chinese, West Philippine Sea, according to the Republic of the Philippines, mga kaibigan. So, at least sana nabigyan namin kayo ng liwanag, no, at para mas malinaw, ang inyong pag-uunawa ngayon dito sa West Philippine Sea. Basic muna, Shane. Shane, alam mo, maraming tao hindi pa rin na ito, pinapicture ko na sa inyo para makita ninyo ng malinaw na malinaw kung saan-saan yung mga claim. Di ba? Malinaw, makikita mo talaga. Yes, lawapi ako nga eh. Ah, okay. Pala talaga pinag-aagawan nila. Kaya mainam din talaga, Double P, na ano to eh, na ipapaliwanag din natin sa lahat para yung malaman nila kung ano nga ba yung issue patungkol po dito sa West Philippine Sea, yung tawag natin, and then sa China, South China Sea, and then yung mga bansa talaga na nag-aagawan po talaga dyan. Like, ayan, Taiwan, Brunei, yung Indonesia. So, naipaliwanag na mas mabuti yan ni Double P. Yan yung mga iba't ibang claims po ng iba't ibang bansa na talaga nga namang sa pagpapaliwanag niya ay talagang mas naliwanagan talaga tayo mga kaibigan patungkol po rito. At Dawapi, meron pa ba tayong pwedeng ibahagi din sa kanila? On this matter? Yung mga ano? Yeah, oo. Kasi syempre, alam ko, nung time natin, Double P, naglabas din tayo dyan sa ating YouTube, meron pagpapaliwanag si Double P about dito sa Pinsi. Dahil tinututukan po natin yan, mga kaibigan. At syempre, mga ano natin, mga Pinoy, ay talaga nga namang nag-million views. Meron tayong part na ganun, Double P. And then, talagang tumututok itong mga kababayan natin, Double P, patungkol dito sa West Philippine Sea. Is the video with us? Maybe ma-download natin Double P so that maipanood din natin sa ating mga manonood. This is part 1. Pwede rin nilang ipunta sa ano, sa YouTube account natin Double P. Yes, YouTube account. Pwede niyo puntahan mga kaibigan. No, this is the first part para makita lang ninyo. Kasi mahirap mag-explain ng other claims, yung mga iba pang mga issues from military to ganito to the court and all. So, binigyan natin ng ano muna, ng situation. Paano nag-umpisa lahat itong mga ito? No? Basta sumulpot na lang, Shane, yung claim ng China. Just parang isang araw, nag-claim na lang sila na may 9-line. Meron ako hindi na-explain sa inyo. Yung, balik tayo sa, hindi na kailangan bumalik. Ang dati, nung sinabi ng China, 11-line. Eh ngayon, 9 na lang. Dahil paano nangyari, sa, Double P? Nangyari kasi noon sa Kuomintang government in 1947, kakampi nila yung Vietnam. So sabi ng Vietnam, ito yung amin, kaya ginawa na lang ng China na 9-line. Galing ano? Parang ganun lang kasimple. Kaya makikita mo, kaya naging 9, dating 11-line. Dahil yung sa Vietnam na parte. Ang China at saka Vietnam, nagbakbakan na sila. May lumubog na barko ang Vietnam. May history na ng bakbakan. So,
may mga sugat na ng na mga nangyari na nangyari dahil dito sa mga claimants nito dito. So from 11-9 in 1947, because of the Kuomintang government, yung parang communist takeover of China, bumagsak sa 9-line. Kung tatanungin nyo, anong basis ng 9-line? Wala. Basta sabi lang namin, may 9-line. Ganun lang. Ganun kasimple lang. Anong basis ng Pilipinas na meron kayong claim? Under the UNCLOS, which is the Convention of the Seas, di ba? Na-establish ang archipelagic doctrine, 200 miles from the farthest point will be the exclusive economic zone of the archipelago. Yun yung basis. That's why nung dinala sa Hague para ilitis yung kaso na isinampa ng Pilipinas laban sa China, nanalo ang Pilipinas because meron tayong pinagbabasihan na batas, no, international, and meron tayong history, proven maps noong panahon pa, yung mga maps na yan. Yan, makikita nyo, parte ng pag lilitis nung panahon na yan. Anyway, so makikita mo, Shane, yan ang issue. So sinisimplify lang namin ni Shane para maunawaan ng marami na ito pala ang parte at ito mga claim. Bago tayo susunod next week, no, isusunod natin yung mga latest na naman tungkol dito na talagang marami na, may mga aircraft na sila doon, may mga runway na, may mga missiles na nakaparada doon. Shame. Kaya WP, hindi rin natin masisisa yung mga kababayan natin na malapit dyan, na hindi na nila magawang mangisda. Dahil nga may mga nakaabang na at natatakot din sila, syempre, na yung buhay. Ika nga, dahil alam naman natin kung gaano ka powerful itong mga Chinese, yung China, WP. Yes, that is. So yun na nga. So that's the West Philippine Sea. So at least kahit papano, nabigyan namin kayo ng linaw on kung saan to, ano yung issues dito, di ba? At next time, iti-take up naman natin ano ang latest na. Ano na nangyayari, di ba? Nagbakbakan dito, nagitgitan doon. May mga aeroplano pa nga. Talagang pinaalis yung lumilipad na marami na. Meron pang ship captain na Pinoy. Umalis ka dito, this is Chinese territory. Chinese territory to, please, Philippine ship, go away, go away, go away. Sumagot yung Philippine ship, no, this is, siyempre, dumudugo yung ilong niya rin dun sa English. English. Dumudugo rin yung mga insect, siyempre, no. So pareha silang duguan ng ilong, sabi, no way, no way, Bisaya pa yung kapitan, no way, no way, hindi ka pa, no way, no way, Philippine ship, straight, this is Philippines, huh? No way, China out, sabi naman yung China, no, go away, Philippine ship, go away, no way, no away, basta no nagbakbang. No way pala yun, Meron pang mga iba, mga nagbanggaan ng mga Vietnamese ship at saka marami. Meron pang American aircraft na pinaalis. Sabi ng Amerika, to hell with you, hindi ako alis dito. O di tirahin mo ako, tignan natin. Hindi na. Puro ano na, kiskisan, gitgitan, pakitaan ng lakas, yung mga ganon. Sa pakitaan ng lakas, ang Amerika talaga nagpapakita ng lakas. Aircraft carrier, kaya kasi missile frigates. So, tayo ang pinapakita natin lakas ng loob. At syempre, ano tayo, yung kapit mula po sa ating Panginoon, yung tiwala. Ako, ship captain, ever ready. Lakas loob, ever ready. Ever ready. Ever ready, every day. Anyway, hello sa mga kababayan ko sa Antique na gaturak kang telebisyon, kanakan. Mayad nga aga, kaninyo, tanan. Sa mga taga Tarlac also and Pangasinan, they're also watching from Laguna and Batangas. Hello to you, to all of you. I'd like to greet also a good morning to Senator Ralph Recto, who is, I think, watching also right now. Good morning to you, Senator.
At yan, Shane, talagang bago gusto mo mag-good morning kay Senator, he's watching right now. Yes, good morning po, Senator Ralph, Recto. Kumusta po kayo dyan? Sa Batangas sila ngayon daw, team. I think so. I think nandang. Yeah. Sana po ma-meet ko siya one time, tapos pakilala niya sa akin si Sir Luis Manzano. Ay, si ano? Oh, di ba? Sila yon. Si Luis. Sila Sir Luis, oo. Si Ryan, yung isang anak si rin. Si Ma'am Vilma, di ba? Well, Vilma is here from Cabanatuan City. Yes, oo. Vilma is sa Cabanatuan. Sana one time. Opo. Kasi yeah. Sabi niyo nga po, talagang mababait po talaga yung sa family nila. And nakita ko nga rin picture din po together with Senator Roth and Ma'am Star. Ah, yeah. Enjoy. Kami. Kita kami ng weekend. Thank you, Senator Ralph. Pumunta kami sa farm niya. Ang ganda ng farm niya. Actually, meron akong, if someone can help me, please, no, get one of... Marami siyang vegetables. Actually, wow, nakakainggit. Yes, tomatoes, maraming ganun. Back to basics. Farm. May farm sila doon. Meron. Tapos meron siyang, meron siyang barako, nagkape barako. Dati eh, kasi when nagka-campaign kami, nagkape barako talaga ang aming iniinom. No? Gusto nga ni Miss Clarissa de Guzman yan, barako coffee. Barako. Barako coffee. And now, ito ang mga talong na binili. Oy, dapat lalaki. Yung masarap yung torta. 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 Yeah, yun na nga. Yun ang masarap dyan. Ito, torta natin. Yun, kaya nga, thank you for these vegetables. Maganda, maganda yung farm. Marami. And then, I think, plano nyo magtanim rin ng sunflower. Yung malalaking, malalaking ganun. Sunflower. Maganda yun yung pagka, kunyari, sa mga pa-picture-picture, pictorial, and yes, all. Yes, yes. Nakakawala rin ng, ano, ng stress o people, lalo na pagka, kunyari, ang dami. Yeah. Lalo na kung malaki talaga yung farm din nila. Oo nga. Yun. So, at any rate, yun. So, anyway, that West Philippine Sea, yun na yun. That's, at least may basic knowledge na kayo. We will be taking up other parts of this next time, mga kaibigan, para mas maka-update tayo, no? Lahat tayo, malaman natin kung ano talaga. Huwag natin kalimutan yan, puro COVID-19 tayo pag pumutok ang gera dyan. Ako, talagang, kaya ako, hindi na ako pwede mag-ano eh. Bang, 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 bang. Mataba na ako at saka pilay-pilay. Mabuhay. Hindi ako tumawa. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Pero hindi naman magiging diplomacy yan. People know, hindi dapat mag-away. Kailangan diplomatic, yes. Malumanay na pag-uusap. Sana madaan sa ano, sa pakiusapan, yung pagkakaunawaan. Oh. Double yeah, ganon. I think that's the best. Peaceful resolution, di ba, ng mga issues na nandiyan dyan. Anyway, mga kaibigan, we'll be having on the softer side naman, ay Shane, ano, ang susunod will be... Yes, usapang ano na naman, paghahalaman. Dahil mga kaibigan, dahil sa social media ngayon, nauuso yung mga plantitos natin. Kaya mamaya mga kaibigan, makakasama natin si Sir Armando Niron from Bungabon, Baba Esia, certified plantito. Maya-maya lamang po sa ating ano, sa ating second part, sa ating programa. Oh, wow, nakikita ko na nga yung mga halaman niya, yung mga ornamentals. At marami tayong matututunan sa kanya. No? So, antabayanan po natin after this break. At talagang pag-uusapan ngayon ang mga latest craze. Ito, talagang craze na siya noon pa lang. Authority to. And tayo, mga bagong mga pumapasok dyan, we will learn a lot from him. And coming up will be Armando Giron, mga kaibigan, sa ating Plantito Plantita dito sa Double P. Don't go away! We'll be back!